gagawin ko night routine ko dahil ako na kung ginagawa pagkatapos ko kumain kahit kailangan yung mag-toothbrush before dapat po ako makalis ng nose nyo yung under ng eyes nyo. Kapag may routine is magtututrush muna ako. So, tapos na ako kumain. Tapos, pagkatapos mo, magtututrush na ako. Hindi, magtututrush muna po ako. So, nabiyan ko pala yung camera. So, magtututrush po muna ako dahil ako na akong ginagawa pagkatapos ko kumain. Dahil kailangan yung magtututrush before and after kumain, and syempre before and after mag-sleep, syempre kailangan natin maging malinis ang ngipin natin para hindi tayo magkaroon ng cavity dahil mahirap na pag nagkaroon tayo ng cavity. So, ayan. Yung unang step ko po is toothbrush muna dahil kailangan mo natin malinis ang ngipin natin. So, mag-gargan muna kayo at hugasan yung toothbrush nyo para hindi masyadong malagkit sa bibig. Toothpaste. Pea size lang dapat nilalagay kasi pag masyadong marami, hindi nyo kagad malilinis ang ngipin nyo. Kaya kagigay nyo. Ngayon ko itong night routine na ito kasi may kulang akong ginawa. Ay, ganyan yung toothbrush. Dapat buong mouth ng toothbrush mo. Para maging malinis. And patay-patay yung malinis nila. Huwag nyo yung forget yung tongue nyo dahil yun ang importante. Meron magbabarga na ako ulit. Tapos, next step is maghihilamos. So, yan. I-adjust ko na yung camera. Yeah, so, sana nakikita niyo pa rin ako. Then, yun nga, ang next step natin is maghihilamos. So, patungan ko na itong tripod ng isang. Ayan, so, steady na yung camera. Then, makikita niyo. So, next step nga is mag hihilamos tayo, and ito yung soap na ginagamit ko. Papaya soap. Shop pang hilamos. So, lagay ko muna siya dito dahil malapit lang naman. Ito, so, ito yung sukat ng kalimang salamin ko. Then, tanggalin ko siya sa takip. Tapos ko siya dito. Then, syempre, babasahin ko muna yung mukha ko para makapag-hilamos ako. So, kukunin ko muna yung towel ko. Ayan, nakuha ko na po ang tawag ko para pag mamaya tapos na maghihilamos, mapupunasan ko na kagad. So, ayan yung salamin ko nandito, nag-isig lang muna dyan. Then, babasahin ko muna yung mukha ko bago maglagay ng sabon para mas bumula siya and mag-effect siya. Ayan, ako lang ang mag-side box ko kasi side box ko naman yan. Ayan, so babasahin ko muna. Tapos, babasahin din natin siyempre yung sabon. Ng konti lang tapos mag-rub tayo sa kamay natin. Yan, nilalab ko yun dito sa may kamay ko. Ayan, para tignan yung mabula na siya at nung binasa ako. Ayan, so mabula na siya. Ayan, kung nahili ko pa nakikita na yan, mabula na siya. Tapos, saka ko siya isa-scrub sa buong kamay ko din. Papahit ko na siya sa mukha ko.
Dapat po ako mukha niyo pinalalagyan na ng panginamos ng sabon. So, dapat nilalagyan mo rin yung size ng nose niya, yung under ng eyes niya. Kasi yan yung may mga dirt. Kung ayaw magka-dirt sa mukha niyo, kung ayaw magka-acne, paghilamos kayo gabi-gabi. Kung hindi naman gabi-gabi, pwede yung pag-gising niyo, habang naliligo, hilamosan niyo na yung mukha niyo para mas malinis yung lignan and walang pupuntang dirt dyan. Kailangan yung maghilamos sa gabi-gabi para maglinis yung mukha nyo at magmukha siyang fresh kasi marami siyang pores na nilalabas at saka yung maraming dirt na kunyari galing kayo outdoor. Kailangan nyo yung hilamosan dahil maraming dirt na pumupunta dyan kasi sa outdoor nga maraming madudumi, mga usok, humidikit yung mga bakterya dito. Kaya hilamosan nyo na kagad para hindi na siya magtagal pa din sa mukha nyo. So, ayan. Kaya ako, wala akong masyadong, dahil naghihilamos ako sa gabi para maging malinis ang mukha ko. Ayan, so, ayan, mga 2 minutes ko siya ginaganyan din. Ginaganyan ko siya ng konti. Hugasan ko na yung kamay ko. Then, saka ko na siya hihilamosan. Importante yung naghihilamos para mabawasan din yung dumi sa mukha nyo and mamukha kayong fresh. Kasi mahirap din na mga dumi sa mukha na ayaw mo dapat at hilamos sa kung ano yung sinapugod sa mukha nyo. And nabatawan ko lang kasi medyo nalagay sa tubong parts ng dumi ko. Pero okay lang, konti lang naman. Then, after nga nung din, i-shake yung hands ko dito sa lababa din. Bukod ko na ang towel ko. Then, ipapat-dry ko na yung mukha ko. Kaya ito, pinupan na yung sides ng nose, yung pisngi, yung noo. Basta both parts ng mukha nyo. Yan, tignan nyo, mukha siyang maging fresh. At least, wala kayong mga dumi sa mukha niyo kapag nagsilakot kayo. Mas mukha kayo naging malinis and hindi kayo nadadapuan ng mga dumi. Ayan, so yan, kung nakikita nyo naman. Ayan, tignan ba? Ayan, no. Dapat importante din maglinis lang mukha niyo. Pwede rin naman kayo mag-shower sa gabi, pero huwag lang kayo maligo ng gabi dahil baka bumabadugo nyo. Ayan, so. Ayan, malinis na siya. Nag-dry ko na rin siya. Ayan, doon. Dada-dry ko po siya ng konti. Ayan, so dry na po siya. Ayan, so tingnan yung mata ko. Ang lalim yung eye bags ko. Then, isosyal ko na nga ang salamin ko. Ayan, ganyan. Tapos, ito na ang usual pantulog ko. So, ito na yung pantulog ko. Stay positive. So, tapos naman ako kung maghilamos and mag-toothbrush. Next step namin is ihahanda ko na yung tubig namin kasi nag-aakit kami ng tubig para hindi na kami bababa para lang uminom ng tubig. Nagdadala na lang kami ng tubig sa taas para doon na lang kami iinom. So, yun ang third step na ginagawa ko kapag tapos na ako mag-toothbrush at saka maghilamos. Then, pero unahin muna natin ang ayusin ng ating towel. Titik-tokin muna natin siya, syempre. Then, ihanda na natin ang ating tumbler. So, hugasan na po natin yung tumbler para maakit na po natin ito sa taas. So, gagawin po tayo ng sabon para sure na malinis po siya. Basahin muna natin siya. Then, saka natin siya sa sabunin. Nabasahin natin siya. Para bumula pa siya. Oops.
Yan, ginagana ko lang naman yun. Sinascrub ko yung loob, tapos yung kusan ka ng unti, yung parang malinis siya. Ayan, parang hindi siya madunay pag uminom. Kasi ayaw din naman natin yung madunay, di ba? Yung message po, sorry po. Ayan, so dapat sinasabong yung tinagiinuman nyo ng tubig para malinis siya. Ayan, so lalapit ko yung sugis yung pangalan. Oops. Ayan, so dapat hinuhugasin nyo yung mga ganito. Yung mga ganyan. Kasi diyan kayo umiinom. Pero kung dito naman kayo umiinom, dito yung scrub. Yung sponge. Dapat sinascrub nyo din lahat kasi ginagamit nyo ito pang inom and then gusto nyo naman din maging safe yung iniinom nyo. Kaya dapat hugasan nyo at sabunin nyo pero bagawan nyo din maigit. Ayan, so babandawan nyo naman ito maigit and finish na. Ayan, so hugasan mo muna yung kamay ko. Then tatakpan ko na itong pinagayan ko ng mga sabon. Lagi ko na siya sa dating test ko. Then hugasan mo na itong mabuti. Sinishake kong ganyan para mahugas yung mga nasa loob ng sabon. Ayan. Ayan, mga ganyan ako sa mga ganyan. Ayan, so hugasan ko siya mabuti. Dapat hugasan mo mabuti yung mga counter na kung mag-aakit kayo sa taas. Or pwede naman kayo mag-refill ng tubig kung wala kayong dispenser sa bahay. Mag-refill na lang kayo ng tubig sa mineral water na lalagyan nyo, then ilagay nyo na lang sa rest ng mga hapon para malalim na siya kapag tanggal nyo sa rest. So, hinugasin nyo dapat mabuti yung mga ganito, yung mga bunganga na ano, yung mga ilagyinuman nyo para magmukha siyang malinis. Tignan. Ayan, nahugasan ko na sila. Isishake ko na lang sila para hindi siya tumutulo. Then, tapos na siyang hugasan. I-refill na natin siya ng tubig. Yun, so tapos yung supply camera. Aanahin ko na, refillan ko na po ng tubig. Yung tumbler namin. Ayan, so ito na po yung tumbler namin. Refillan ko po ng tubig. Malamig po yung ano namin kasi ano, mainit po ang panahon kaya malamig na tubig po yung nire-refill ko dito sa tumbler namin. And puno po kasi umiinom din po ako ng tubig. Ayan, so tapos na puno ko na po yung tubig. May pupunasan ko na po siya. Pero mamaya ko na po siya pupunasan. Dito na lang po muna sa mesa. Yan dyan po sa mesa din yun. Next step po is iinom na po ako ng gatas. So, ayan, iinom na po ako ng gatas and timpla na po ako. Ito po yung baso na ginagamit ko pag inom ko po ng gatas. Itong yellow na mug. Then, ito rin kutsara. Then, tapos, punin ko na yung gatas ko. Ito yung gatas ko, Berbra. Dilagay ko lang dito sa stick o nalalagyan kasi para hindi na ako mahihirapan igoma yung ano, pack. Yan, dito na lang, recycle na lang. Then, 3 scoops dapat ang ilalagay kapag ano, sa gatas. 3 scoops. Dahil lahat naman ng gatas, 3 scoops ang ilalagay. Yan. Dahil masyado na siyang matamis kung sumobra ka pa ng 3 scoops. So, 3 scoops na yung nalagay ko. 3 scoops na ba? Mga 2 isa pang scoop dahil 2 scoops pa lang nalagay ko yan. 3 scoops na yan. Then, sasara ko na to. Babalik ko na siya sa dating nalagyan. Then, lalagyan na natin siya ng tubig. Ayan, ganyan siya karami. Ewan ko makikita niyo. Ayan, ganyan siya karami. So, lagyan na natin siya ng tubig. Ayan, so lalagyan na po natin siya ng tubig. Ayan, hot muna. Then, ano, cold. Ganyan ginagawa ko eh. Wala lang, ganun talaga yung, ganun talaga mag-tipla ng gatas. Ayan, so yan na, lagyan ko na po siya ng tubig, hahaluin na po natin siya. Ayan. Ang gatas ko. Ano ko na po siya. Hmm.
Ayan. Medyo tabi niya. Ayan, so inalis ko na yung camera and hahaluin ko na ang gatas ko. So, yan. Dapat hinahalo nito mabuti para mas masarap siya. And malamig yung tubig yung inaano ko kasi mas, para sa akin, mas masarap yung malamig na gatas. Kung mas masarap yung, mas masarap sa inyo yung malamig na gatas, like nito. And comment nyo kung anong gatas na iniinom nyo sa gabi or kaya sa umaga. Kasi minsan umaga at gabi ako nagkano kasi parang ito na yung pampatulog ko. Pero nakakatulog din naman ako kahit hindi ako nagagatas sa gabi. Papabusog na ako. And so, iinom nyo ko na. Mabilis lang ko naman tayo yung kasi malamig na naman siya. Kung meron ko, kung nakuminom ko yung hot milk, dahan-dahan nyo itong inumin. Pero hinahina sa pag-inom kung baka kasi mabila o kung kayo. So ayan, sarap ng gatas niya. Dati gatas ko Alaska pero gusto ko naman mag Bear Brand. Para ano, hindi ako micronutrient deficiency kung alam mo yun. Para hindi ako manghina. Kaya lagi ako masigla. Comment down below kung anong gatos nyo and kung gatos nyo i-bear brand, like and comment kayo. Ayun, so may natira pong mga gatas. Hinunin ko na ito. So, ito lang naman ang night routine ko. Susunod kong gagawin ay matutunod time kapag ano, hindi pa inaantok, papantok ako ng cellphone muna. Kasi pag inaantok na ako, lalagay ko na yung cellphone ko doon sa mesa, then matutulog na ako, gansan muna ako, then matutulog na ako. So guys, baka next Friday ko na lang ulit gawin, next Saturday ko na lang ulit gawin yung morning routine. Kasi inulit ko lang yung night routine ngayon dahil hindi ko na, may nakukulang na ginawa. So, sana na-enjoy itong video na ito. Bye-bye!